yun mga katropa, mai-share lang ako sa inyo mga katropa na basic lang naman mga katropa, baka sakaling makatulong sa inyo, lalo na sa mga beginners. So siyempre, bago yung lahat, maraming salamat mga katropa sa pagsuporta sa aking channel, lalo yung mga subscriber, YouTuber, viewers, sa mga nagko-comment sa aking comment section, shoutout sa inyo, maraming salamat mga katropa sa pagsuporta sa aking channel. So shout out sa Mechanic Group Admin, kay Parang Janjan, kay Parang Louie, kay Sir Peter Tak. Sa mga ating mga member, shout out sa inyong lahat mga katropa, maraming salamat. Sa mga ibang group admin, shout out at sa inyong mga member din, maraming salamat sa pagsuporta. So yun nga mga katropa, may share lang ako sa inyo na basic lang naman mga katropa, baka sakali makatulong sa inyo, lalo sa mga beginners mga katropa. So tara! Welcome to my channel. So yan, about sa ating crankshaft sensor bracket tsaka sa crankshaft sensor clearance lang naman mga katropa, para hindi na kayo mahirapan ganito. So kung mapapansin nyo yung ating crankshaft sensor bracket, pupwedeng ganyan yan. Kung hindi nyo mapapansin yan, kung magtatanggal kayo mga katropa, yan, gumagalo kasi yan, yan mga katropa. Pwedeng magkamali kayo ng lagay, pwedeng pag nagkamali ng lagay, pwedeng sablay na, pwedeng hindi mag-start kasi nga dahil sa clearance mga katropa. So yung gagawin natin mga katropa, tanggalin muna natin para makita nyo yung bracket. Pagdating sa bracket mga katropa, yan, unang-unang marking yung bakas ng bolt mga katropa sa ating bracket sensor. Yan sa crankshaft. Yung bakas ng bolt. Unang-unang ano yan. Pangalawa, before kayo magtanggal mga katropa. Halimbawa yan, naka-position tayong ganyan. Before kayo magtanggal, lagyan nyo na ng line dito sa ibabaw. Ay, sorry. Lagyan nyo na ng line dito sa ibabaw. Kagaya ng ginawa ko. Ayan mga katropa. Kung papansin nyo yung ginawa ko. Yan. Diba? Nilagyan ko ng sarili kong guide yung pwesto before tayo nagtanggal ng bracket, para maibalik natin sa dating pwesto mga katropa yung bracket natin. So yan lang naman yung basic na tips dyan, kasi merong adjustment talaga yan mga katropa yung ating bracket. Kung mapapansin nyo yan, kung mapapansin nyo ito maluwag yan, no? Maluwag yung ano, pwedeng gumanyan yan kasi mga katropa. Kaya before kayo magtanggal, lagyan nyo na ng bracket. Tapos ayan, isa pang marking yung yan, yung sa bolt nga mga katropa. So pagdating dito sa bracket, okay na tayo. Ngayon, ilalagay natin yung bracket mga katropa. So ilalagay muna natin yung bracket mga katropa. Susundan ko lang yung aking marking na ginawa. Ulitin ko mga katropa, pwedeng pag ganyan yan, pwedeng i-adjust ng ganyan, pwedeng pag ganyan. So kaya ako pinapalagay ng marking para maibalik natin sa dating pwesto yung original position niya mga katropa. Yan, para hindi na tayo mahirap mag-adjust. So ngayon babalik ko sa dati kong marking. So, na-torque na natin, nandun na sa dati kong marking mga katropa. Ngayon, pagdating naman sa sensor mga katropa, meron din tayong ano dyan. Ito yung may adjustment yung sensor na yan mga katropa. Hindi pwedeng lubog, hindi pwedeng taas. Meron tamang adjustment. Ngayon, sishare ko sa inyo mga katropa. So, pagdating dito sa sensor mga katropa, yan, kung mapapansin nyo, yun, kung mapapansin nyo, meron akong marking dyan mga katropa. Before ko tinanggal yung sensor, nilagyan ko ng marking kung gaano kataas. Yan. Kaya sinishare ko para magkaroon din kayo ng idea sa, alimbawa, nagpalit kayo ng sensor. Hindi basta-basta yung ano nyan mga katropa, yung clearance dito sa ating, yan, flywheel. Dito sa flywheel mga katropa, meron siyang clearance dyan.
So siyempre, para hindi na tayo mahirapan at gagamit ng special tools, kasi kung wala tayong special tools, pwedeng before nyo tanggalin, lagyan nyo na ng marking dito sa RAM. Yan, kung hanggang saan yung pinakaano nitong sensor. So, ibabalik nyo yung bagong sensor sa dating pwesto, mga katropa. So, hindi na kayo nahirapan. Pwede kasing sumablay, mga katropa. Halimbawa, nahalagay nyo ganyan, sobrang lapit. Halimbawa, tumaas naman ng ganyan, sobrang layo. So, dapat ibalik nyo sa dating pwesto para hindi na kayo mag-isip, mga katropa, kung bakit ayaw umandar yung ating engine. So, kalimitan yung ano kasi dyan, yung sensor. Minsan-minsan, bigla-bigla na lang namamatay yung makina. Kahit walang trouble code, sensor lang pala yung problema. So, sakit ng ano yun? Sakit ng Mazda, tsaka Ford, mga katropa. So, yun. Binigyan ko lang kayo ng tip kung paano nyo tatanggalin. Ayan. Mamarkingan nyo muna bago nyo tanggalin yung sensor. Tapos, yung bagong sensor, ibalik nyo rin sa dating pwesto na kung saan kayo nagmarking, mga katropa. So, yun lang naman, mga katropa, yung basic na tips na may share ko sa inyo pagdating sa sensor. Lalo na sa mga beginners na magpapalit ng sensor, mga katropa. So, sana nakakuha kayo ng idea, mga katropa. Basic na basic lang ito, mga katropa. Ayan. So, ayan, mga katropa. Naibalik na natin sa dating pwesto yung ating sensor. So, kaya ako lang naman sinyero yun, mga katropa. Yung marking-marking, sariling marking bago natin tanggalin yung sensor or magtatanggal kayo ng sensor bracket. Para lang naman mabilis natin maibalik, mga katropa, sa dating pwesto. Kasi pag nagkamali na tayo ng posisyon dyan, so isa sa mga panggagalingan ng problema natin yan. Pwedeng puro cranking ka na lang kasi wala sa clearance yung sensor tsaka rito. So magka-cranking na lang. So pag-iisipan mo na naman, mga katropa. Pagka ganyan, kaya ako sinishare para original position, wala tayong iisipin pagdating sa parts na yan, mga katropa. So yun, na-torque na natin yung ating flex flywheel, 80 to 100 newton meter. So alalay lang, mga katropa, kasi putulan. So nilagyan ko kasi sinang 80 to 100, 90 yan. So pero pinix ko siya sa 100, mga katropa. Gumamit tayo ng torque wrench. So yun, isasampa ko na lang ito, mga katropa, para dahan-dahan natin makumpleto. Yan. So dumating na kasi yung ating oil cooler assembly. So yun, mga katropa, hanggang sa susunod na video. Ciao.